ating Facebook, at ito po ay ipapublish din ho natin sa ating YouTube, Tax Specialista. At kasama ko ho sa araw na to ay ang ating kaibigang si Mao at ang aking inaanak na si Anthony. So kung meron ho kayong mga tax problems, papakita ko lang ho yung kanilang mga mukha. Ayan. Ayan ho yung kanilang mga mukha. Makikita nyo ho dyan. At kung kailangan ho ninyo ng serbisyo mula kay Maureen Brasa at Anthony Peña, ay malaya ho kayong kontakin po sila. Sa araw na to ay magkukwentuhan kami at mag-uusap tungkol sa mga experiences ng kanilang pagpa-practice. Ano? Pero ako muna mag-uumpisa ka-taxpayer Anthony. Kung mapapansin mo dyan, mayroon akong i-share na letter galing sa BIR. Ayan. So, ine-encourage ko ho lahat ng Pilipino sa buong Pilipinas at kahit na nasa abroad po kayo, panatiliin nyo hong maging honest ang ating mga BIR officials sa pamamagitan po ng pagre-report. Ha, kahit na yan, kabutihan man o kasamaan ang ginagawa nila, i-report nyo ho sa Civil Service Commission, sa Office of the Ombudsman, sa opisina ng Presidente ng Pilipinas, sa specifically sa Disciplinary Office, at ang huli ho ay sa Anti-Red Tape Authority. Ang kabutihan ho niyan, ka-taxpayer Anthony at ka-taxpayer Mao, itong letter na to. Ayan, kasi ho, napipilitan hong sumagot ang mga BIR official pag meron hong na-issuean sila ng ticket. Ayan. Alam na alam to ni Mao kasi diniscuss niya sa akin to. So dito sa ticket na to, kinoconsider nila na complaint yung mga letter na ginagawa mo kahit walang nakasulat dun sa letter na meron kang complaint. Unang-una, ganun ay isang misrepresentation na yan. Kasi bakit mo itatag ang isang letter na hindi naman sinasabi na complaint siya, sasabihin mo complaint. Ha? So, ang nakikita ko dito, kung nakikinig yung mga kaibigan natin dyan, ay nag-create sila ng mindset na yung letter mo ay isang complaint. Kailangan ika-taxpayer Anthony, kailangan ito ay mapatigil. At sulatan itong BIR na mali ata yung pagtatag mo sa amin, 'di ba? Dapat itag yan na isang request, hindi isang complaint. So, yun yung nakita kong mali dito sa reply ng isang BIR official, itinag na complaint letter. At mapapansin ho ninyo, meron ho rito natanggap ho nila yung letter natin through the contact center ng bayan, CCB. Ayan. Ibig sabihin ho ng contact center ng bayan, iyan po ay galing sa Civil Service Commission. Ayan. Yeah. So, ibig sabihin, napapacilitate ng Civil Service Commission through the contact center ng bayan yung answer nila doon sa iyong concern or request or application. At hindi lang po yon, sinasabi ko na very successful ho itong ginawa kong template na request for immediate audit. Ayan. At of course, pag hindi ho sila nag-reply dyan, ang sinusunod ko ho dyan ay final warning to perform official duty. So, dalawang letter ho yan. Na templated na ho yan. Huwag ho kayong mag-alala. Templated na. Copy-paste na lang ho. Papalitan nyo lang ng mga information. Para ho, ang objective natin kasi kaya tayo gumagawa. Mao, alam mo naman ang objective natin, ka-taxpayer Mao, is to protect the taxpayer from abuses and harmful effect of receiving BIR letter of authority. So, ito pong dalawang ginawa kong templates na to ay available na ka-taxpayer Anthony. At alam ko, ginagamit yan na ka-taxpayer Anthony at ka-taxpayer Mao sa kanilang mga kliyente para maproteksyonan ho nga yung right. Okay? So, again, pagtatapos ko, bago natin tanungin si ka-taxpayer Mao at ka-taxpayer Anthony, lahat ho sana ng inyong letter ay bigyan nyo ng kopya ang Anti-Red Tape Authority, number one.
Discipline Office ng Office of the President, Malacañang. Number 3 is yung Office of the Ombudsman. At number 4, ang Contact Center ng Bayan, Civil Service Commission. So sa araw na to, tatanungin ko ang ating mga ka-taxpayer. At bago yan, isa-shoutout ko muna yung mga nandito ngayon. Medyo nandito si Roger Nueva, isang magaling bookkeeper at tax consultant. Si Iljen Santos din, Mau at saka Anthony, narito, magaling na lecturer to. At si Annalyn De Los Santos Ferrer. Okay, so umpisahan natin, Anthony at saka Mau, ano ba yung experiences ninyo? Lagay ko nga yung mga mukha nyo rito para makita ng mga tao. Ayan. Ano ba yung pag-uusapan natin sa araw na to? Meron ba kayong concern na kailangan nating marinig ng taong bayan at matuto sa ating pag-uusapan sa araw na to? Sino mag-uumpisa sa inyong dalawa? Sir Tony po. Ah, okay. Sige, ako na mag-uumpisa. Sabi okay. Ni Ms. Mao, ako na mag-uumpisa. Okay. Sir, may lumapit kasi sa akin na taxpayer. Ang concern niya ganito, nung panahon na merong offer na tax amnesty, nag-apply siya ng tax amnesty. Ngayon, nung nag-apply siya ng tax amnesty with the intent na mag-clear out yung kanyang tax liabilities, ano? Kasi itong taxpayer na to, hindi na halos nag-i-stay dito sa Pilipinas. Mm. Mas madalas, more often than not, nasa abroad na siya, outside the Philippines. And bihira na lang silang napapasyal dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Ang nangyari, ang kaso nila, matagal na matagal na panahon na yun Dalawang taon ang involved doon Sabihin, kunwari na lang, ano? Ilan na natin ang 2012 at 2013. Okay. Yung nung mga panahon na yun na iniimbestigahan yung tax liabilities nila, wala sila sa bahay nila or wala sila sa address kung saan sila registered. Okay. Dahil nga nasa abroad sila. Mm-hmm. Tapos nun, pagbalik nila, after several years, nakita nila yung mga notices ng BIR. Okay. Nagulat na lang sila. Ha? Meron ng ganito. Meron ng LA, meron ng assessment, meron ng warrant of distraint and levy, ganun. May mga ganun na sila. Mm. Syempre, hindi naman nila masyadong... wala sila Wala silang awareness. May walang tao sa bahay nila Tapos makikita nila yung mailbox nila, may laman ng ganun. Mm. So, sa dami nun, at... So, nung nagkaroon ng... nalaman nila yan, ano ang ginawa nila? Nabanggit mo kasi yung tax amnesty. So, anong ginawa nila nung nalaman nilang merong tax amnesty? Actually, before, kung babalik sana, magbabacktrack lang ako ng konti. Before nagkaroon ng tax amnesty, ang ginawa nila, nag-apply sila for compromise. Okay. Oo. Ang sinuggest sa kanila ng mga taga-BIR, dahil matagal lang sarado yung business, pwede naman nilang i-apply ng financial incapacity. Sarado yung business As in, close na. Yung sa 10%, ipapa-approve na lang daw. Ang kaso, hindi naman in-approve yung compromise. Ngayon, fast forward, pagdating ng Duterte administration, nagkaroon ng tax amnesty, nag-apply sila ng tax amnesty. Yung tax amnesty na in-apply nila, bini-inissuehan sila ng certificate of tax delinquency. Tapos, kung ano yung naka-indicate na basic doon sa tax delinquency certificate na yon, doon binase yung computation nung tax amnesty return at saka ng acceptance payment form. Okay. Ang nag-compute nun, yung mga nandun, yung BIR na nagbigay sa kanya ng CTD. Okay. Yun. So nabayaran ba after computation? Yes, nabayaran yung kinumpute, nabayaran.
Okay. Ako, mm. Payment slip, yan, kumpleto. At notarize yung tax amnesty return. Mm. At bigyan sila ng kopya, sinabit yung kopya. Mm-hmm. So, after that, anong ginawa? Na-file ba on time yung kanilang application? Complete. Sabi ng batas eh, after mabayaran mo, ipapile mo siya within specific, nakalimutan ko na kung anong specific time yan. So, na-file. Edi, ang susunod kasi dyan, ang rule is gagawa ka ng letter request for the lifting of the warrant of garnishment and warrant of distraint and levy. Kasi yung application mo is not the proper form para mag-lift yung BIR. There must be a request. Okay. So, letter request for lifting of kung sabi mo kasi kanina, may warrant of garnishment at saka may warrant of distraint and levy. Nagkaroon ng warrant of distraint and levy. So, kung ganun ang nangyari, di kailangan mong tawag nito, mag-request ka. So, ang request mo is based doon sa tax amnesty law na kailangan nilang umaksyon within 3 days lang ata o 7 days from the date na matanggap nila yung request. Without the request, hindi sila pwedeng umaksyon. So kailangan magkaroon ng request for lifting. Correct. So, doon sa request mo, since yung magli-lift nung amnesty, nung warrant of garnishment and warrant of distraint and levy ay ibang tao doon sa nag-receive ng tax amnesty mo, kailangan magbigay ka ng kopya. Preferably certified true copy. Okay. So nagawa ba 'yon? Yun ng Tony. Nagawa ba 'yan ng kliyente mo? Yung request hindi pa po. Okay, kailangan mong gawin 'yon ngayon. Okay. So separate ang request for lifting. Lifting. So isama mo yung warrant kasi ano yung inililift? Kailangan nating malaman. Mm-hmm. Ah, kung ano yung inililift? Kailangan malaman ng tao kung ano yung inililift. I see. Kailangan mag-request yung lifting ng warrants na yun. Oo. Okay. Actually, Tony, kung meron ka nung libro kong BIR Collection Manual, ando doon yung gagawin mong procedure. Okay. See. At alam ko may sample din doon ng letter eh. Mm-hmm. So, kailangan mong gamitin yan. So, yung mga nakikinig sa amin dito, nanunuri, kung meron kayong question, nandito rin si Kataxpayer Mau at Kataxpayer Anthony. Pwede niyong tanungin. So, maganda yung topic namin, na-issuean ng warrant of garnishment and warrant of distraint and levy, kahit na nakapag-tax amnesty na. Opo. Okay, so, ang procedure lang is, ipalift mo. Kasi yung nag-issue kasi ng warrant of garnishment and warrant of distraint and levy, iba dun sa tao na tumanggap ng iyong application for tax amnesty. Magkaiba. So, definitely, walang, nagkaroon dito na, usually, miscommunication, parehong nasa opisina ng BIR, nagkakaroon ng miscommunication. Okay. Tony, na-discuss mo ba kay sir yung ano yan, Mau? Yes, Mau, nakikinig kami sa'yo, medyo, sa issue ng PPD, Tony. Sir. Nagkaroon kasi ng exchange, isang prospect, isang kliyente, nagkaroon ng konting exchange sa emails at saka sa text yung revenue enforcement officer. At saka yung taxpayer na meron, parang nagkakaroon yata ng question of figures, tama? Question of facts. Doon sa CTD. Dahil? Dahil dalawang taon yun, no? Pinakita yung, kunwari na lang, ilagay na lang natin 2012-2013, ano? Okay. Eh, ang binayaran lang daw niya ay 2013. Okay. Oo, yung 2012 daw, hindi daw nabayaran. Hindi yun daw yung, nabayaran? Yun yung pinipilit ng anong tawag dito? Nung revenue officer. Ng collection officer, yes. Di, i-validate natin.
Kasi verbal lang naman yung sinabi ng revenue officer eh. Di yung ang ano doon is ano yung totoo? Nasaan yung dokumento? Totoo ba yung sinasabi niya o totoo yung sinasabi natin? So, walang mananalo diyan. Actually, ang mananalo yung revenue officer kasi wala tayong ipino-provide na document eh. So, yung presumption of regularity nasa kanila yun eh. So, ang gagawin mo dyan is i-present mo yung validated na payments. Yun lang naman okay. Ang sagot doon. So, actually, hindi naman nila dinideny yung mga payments. No? Pero, ang sinasabi kasi nila, nung nag-apply daw ng tax amnesty, 2011 lang daw, sa 2011 lang daw nag-apply yung tax amnesty. Hindi. Ang tax amnesty kasi is, sabi nga nun eh, tax amnesty on delinquency. O di, may delinquency na ba nung nagkaroon ng tax amnesty? Yun yung susunod, yun yung unang tanong. The answer is yes. Ilang taon yung delinquent? Okay. Sabi mo, 2012, 2013. Kunwari. So, definitely, ang babayaran mo, 2012 and 2013 because pareho siyang collectible na ng BIR. So, babayaran mo yung rate 50% ata o 40%. 40%. Okay. Yun yung babayaran. So, kailangan mong patunayan ngayon dyan sa collection enforcer na yan na nabayaran yung 40% ng 2012 at 2013. Ah, okay. Yun sana yung intent ng taxpayer na kasi ang gusto niya masettle lahat eh para tapos na eh kasi wala nga sila dito madalas. Yun sana ang intent. Kaso, nung binigay naman sa kanila yung certificate of tax delinquency, naka-indicate doon yung 2012 at 2013, kunwari. Ano? Oo. Tapos, sa bottom line, kung saan yung pinaka-total, ang lumalabas sa computation, yung 2013 lang, yung latest lang. Kailangan mong ano yun. Magandang ebidensya yan dahil sila na mismo nagsabi sa'yo na ang babayaran mo lang yung 2013. So, ang nagkamali sila. Oh, yun nga. Eh, so, since nagkamali sila, kailangan mong i-invoke yan. Ah. Diba? In-invoke mo yan. Kasi sila mismo nagsabi na yan, babayaran mo at binayaran mo naman. Yes. Diba? So, lapses nila yan. So, malaki laban mo dyan. Malaking laban. Oo. Lapses nila. Lapses nila yun. Nasaan yung mga original documents na yan? Kasi sa at the end of the day, original documents yan. Baka may sabi, finake mo yan eh. Ay, sir, ang problema, ang problema dito, yung original documents, nung time na yon na sinabit niya yung documents, yung original, dahil palipad na siya, papunta na siya ng airport yata noon, nagmamadali siya, hindi na niya sinerox, pinicturean na lang niya yung original yung binigay niya sa PIA. Napicturean ba niya yung mukha ng revenue officer? Ay, hindi po eh. Nagbigay ka ng dokumento, nakasulat, kamay. Kamay lang yung pinicturean. Ano sayang. Ba? Sayang. Oo. Hindi valid eh. Ay, di hanapin na lang kung sino man yung tao na pwedeng humingi ng certified true copy. Mm-hmm. Nakuha niya ba yung pangalan? Hindi rin yata eh. Yun yung medyo mahirap doon. Yeah, may problem. May problem yung kliyente mo. Medyo may konting may problem. Pero sir, ito naman yung naisip ng nung taxpayer umapit sa akin. Iniisip niya, sige, para matapos na kung talagang may mali o wala. Kasi, di ba, may question nga sa CTD at may question sa payment. Si taxpayer, willing naman mag-settle. Okay. Ano isa-settle niya? Yung unpaid year? Yung unpaid year. Kung talagang yun yung collectible. Kaso, kung isa-settle niya yung unpaid year, ang gusto niya sana yung, kasi yung tax amnesty dati, favorable, 40% or ilang percent lang yun eh, di ba? Dahil tapos sa yung tax amnesty, parang malabo yata mabalik yung... Sabi mo nga, deny na because of, because of... Yung sa compromise yun, bale. Yun nga. So, ang pinatutungo natin dito yung... Financial incapacity. So, ang mangyayari dyan, pwede natin gamitin yung pagkakamali ng revenue officer para mag 40%. Ah, okay. Doon papasok yung pagiging doubtful. Correct. Kasi sila yung nagkamali eh. Merong rule dyan na pag sila nagkamali,
eh mababa valid and binding 'yun kasi good faith yung kliyente mo. Ah. And problem natin again, nasa yung evidence. Yung original. 'Yun yung mahirap talaga, no? Yung original. Eh di pumunta ka sa BIR, hanapin mo kung nasaan yung docket. Tapos gamitin mo yung picture na 'yan, mingi ka ng kopya. Kaya lang kung nasa abroad sila, eh kailangan mo ng authorization through apostille. Apostille. Mm. I see. Through apostille. Oh. Yun lang ang pwedeng mong gawin diyan para to start the ball rolling. Sa mga nanonood sa atin sa araw na 'to, ang dami kong nakikita rito ng nanonood sa atin. Kung meron kayong question, pwede niyo i-type para mabasa namin dito at kung pwede naming solusyonan immediately, ay gagawin namin yon. So, ang pinag-uusapan namin dito, eh, paano kung yung advice sa'yo ng BIR official ay mali? Anong pwede mong gawin? Yun yung pinag-uusapan namin, okay? Nakaupo na, halos pahiga na upo ko. I see. So, yun talaga ang pinaka... Ah, so, pwedeng mapunta sa doubtful validity yun kung nagkaroon ng question sa ano? Sa... Yes, kasi lumapit ka sa kanila, pinakompute mo, tapos sinabi nila, ito lang babayaran mo, binayaran mo, edi good faith ka. Mm-hmm. I see. Ah, okay. So, pwede pala pumasok sa doubtful validity yun. Kailangan lang sulatan din, bale. Yes. Ngayon, eh, since wala na yung ano mo, baka mamaya magkaroon ng problem yan sa passport nila, eh, kasuhan yan ng tax evasion. Okay? Yun yung susunod dyan eh. Kapag may warrant of garnishment ka na, at saka may warrant, makinig kayo ha, kapag may warrant of garnishment ka o warrant of distraint and levy, ang susunod dyan, tax evasion case. May mga letters ako dito, i-discuss ko sa inyo, yung mga threat. Ayan. Yung mga threat ng BIR, nakakasuhan ka ng tax evasion because hindi ka nagbayad after the formal letter of demand o yung assessment notice ay naging final and executory. Ah, okay. Mm. Sir, ayusin mo na yan, sir. Oo, sige, sir. Ayusin natin ito. Ngayon, sir, ang concern din nitong prospect natin, itong client, worried siya. Gusto sana niya masettle ng pinakamabilis ito, bale. Worried siya kasi kapag umabot pa ng kung ano, like example, kung hindi ko alam kung kailangan na bang umabot sa court ito o kailangan na ba niya mag-take ng legal action. Pag umabot daw kaya ng court, baka taon daw ang bilangin. Wala, yun nga eh, di ba? Available na yung remedy. Mm-hmm. Ang problem natin is, saan tayo magsisimula? Lahat naman ay nagsisimula sa evidence. Mm-hmm. Eh, wala tayong hawak na evidence ngayon. Ang pinangawakan lang natin yung picture. Di ba? Merong notice, ano yan? And, notice of discrepancy yan. Eh, picture lang yan eh. So, ang first step is to get a certified true copy sa BIR. Ah, okay. Sige po. Yun lang. Tapos pag nakuha mo yun, madali na. Everything will fall into place. Mm. Okay, I see. Yun yung discarte dyan, sir. Mm-hmm. I see. So, ang assignment dito for this particular case... Get the evidence first, period. Get the evidence first, tapos i-request yung lifting ng... Hindi, i-evidence muna. Wala kang i-request kung wala kang lifting. Yun muna. Kasi, makukombuluted ka eh. Oh, makukombuluted ka. Sa dami ng mga sunod-sunod. Ang importante yun, yung first step. Yung iba, madali na yun. Mm-hmm. I see. So, evidences muna. Mm-hmm. Okay. Kasi ang ano lang talaga dito, yung amnesty, hindi naman daw dinideny ng mga taga-BIR na nag-file ng amnesty. O di alam nila yung document nasa kanila, di hingin mo, sir. Mm-hmm. Kasi their words against the words of your of your client eh. So, yung alam mo, sinasabi ko na sa inyo ng derechahan, ka-taxpayer Anthony, eh yung sinasabi ko ngayon dito ay walang kwenta kung wala kang ebidensya. Ah, okay. Okay, so, okay. Basura lahat yung sinabi ko kapag yung sinabi, yung hindi masusuporta ng ebidensya.
So yung mga nanonood sa atin dito at nanonuri, ang pinaka-importante sa lahat ay ebidensya. Yet sasabihin ko na sa inyo ang katotohanan, ayaw ng BIR nang meron ang taxpayer ng ebidensya. Diyan ho, tinuturuan ko kayo, Tony at saka Mao, ini-invite natin yung mga ka-taxpayer natin ng gustong nang hanap buhay bilang mga tax specialista. Eh, willing tayong tulungan sila. Meron tayo niyan, Tony at saka ka-taxpayer Mao, sa bukas. Bukas na pala yun. Alas 8 ng gabi, meron ho akong, sabihin ko yung date, January 8, alas 8 ng gabi. Tuturuan ko kayo ng first step. First step muna para magkaroon kayo ng hanap buhay sa taxation. Kahit ano ang iyong profession, pwede kang magkaroon ng hanap buhay sa taxation. Magtatayo ako ng mga taong, magtatayo ako ng isang center para turuan kayo ng mga taong inaakala ko na makakatulong para sa inyong hanap buhay. Lalong-lalo na ngayon, ang hirap-hirap ng maghanap buhay. Laging lockdown. So kung meron kayong, may mga tanong, yung mga nanonood sa atin dito, nakikita ko maraming nanonood, eh pwede ho ninyong i-type please. Kung wala na kaming maididiscuss, eh natural, kaklose na namin to. Pero kung magta-type kayo ng mga problems ninyo, pwede naming i-discuss. So Mau, ikaw naman, meron ka pa bang ibang discuss? Nasaan ka ba? Nagta-travel ka pala eh. Opo. Sir, naririnig niyo ako? Yes. Naririnig niyo po ako? Mm. Sir, kung yung case ni Anthony, if hindi, yun, gaya niyan, mahirapan, kasi nga ayaw ng BIR na may evidence, ipahirapan kanila doon sa mga ebidensya. Mm. Pwede bang i-offer nung client niya yung gusto niyang mangyari na yung 40% na remaining na lang yung babayaran? Pwede namang i-offer. Ang tanong dyan is, ano yung probability na i-accept? Di ba? Meron ba, confident ba tayo na i-ma-accept yun? Di ba? Yung tinatanong ko yung probability. Ang probability kasi is masyado nang mababa para i-accept. Kasi yung unang proposal, nireject na eh. So, ano yung mga instances na magpe-persuade sa mga BIR officials na i-reverse yung kanilang unang decision? At pag ginawa kasi nila yon, ni-reverse nila, it will be a precedent na pwede nating gamitin sa kanila later on. So, ayaw nila nun, siyempre. Diba? Sasabihin eh, pickle-minded kayo eh. Pabalik-balik kayo nung ano eh, nang ano eh. So si G andito pala, isang magaling na si certified public accountant at tax specialista, si G Santander. Meron siyang sinasabi rito, G, hindi ko pwedeng basahin yung sinulat mo because mayroong problem lawfully. Masasite ka rito, ayoko. Masisira ang pangalan mo rito sa tanong mo. So, meron po bang sasabihin, Tony? Sir, yung kung ano ang next recourse nun kapag hindi, example, nag-offer tayo or nag-offer yung side ng kliyente na, sige, ito, compromise offer, compromise for due to, ano yun? Financial, ano? Kung dinisapprove nila yon, yung doubtful validity, ano ang next remedy ng taxpayer? Kasi sir, ganito eh. Base sa kwento mo, ang mali BIR eh. It's a instance na i-grant yung iyong ano, yung iyong request. Request. Provided nga i-prove mo na sila mali. Eh wala tayong prove. Picture lang. Papahawak natin yung original. Kahit na hindi hawak, kaya nga sabi ko uumpisa pa lang, gawa kang letter, humingi ka ng ng kopya. So pag binigyan kang kopya, edi may ebidensya ka na. Mm-hmm. 'Di ba? Mm-hmm. So lahat mag-uumpisa doon. Basahin ko lang, hindi dito si June Sebastian, sabi niya rito eh, pwede na po ba mag
pa-business registration kahit wala pang mayor's permit. Yun yung tanong niya, kung pwede raw magpa-business registration kahit wala pang mayor's permit. Yes, basta't yung iyong June, basta't yung iyong ano, yung tawag nito, application for mayor's permit ay may tatak na receive ng mayor's office or ng business permit and license office, ay pwede mong gamitin yan as supporting evidence pag nagpa-register ka sa BIR. At saka hindi na ata kailangan ng mayor's permit, ano, Mau, pag nagpa-register sa BIR. Nakalimutan ko na eh. Sir. Oo. Tony, ka-taxpayer Tony. Kailangan pa. Kailangan pa? Ay, ano, sir, ako, sir, ang experience ko dyan ganito. Ito may interrupt, no? Pag-transfer, kailangan. Pero pag bago, hindi. Ah, okay. Maliwanag yun. Sa checklist, sa checklist ng transfer, naka-indicate doon na kailangan application ng application sa mayor's permit. Pero sa mga bagong businesses, bagong apply na businesses, maliwanag din sa checklist na hindi kailangan. Ayun, maliwanag yung sinabi ni ka-taxpayer Tony. Kung nakikinig ka, June Sebastian, kung bagong business ka, hindi mo kailangan ng mayor's permit. Makakakuha ka ng registration sa BIR or Certificate of Registration, may issue sa'yo ng BIR yon. So, meron ba tayong i-discuss? Meron ba kayong i-discuss? Meron pa ba kayong question? Dito kasi sa kabilang monitor ko si Mau at saka si... Kaya nakaganun ako. So, meron pa ba kayong i-discuss, Mau and... Ha? Mahirap si Mau. Saan ka ba papunta ngayon, Mau? Lungga, sir, magpapahinga konti. Ah, sige, punta ka na pala ng Lungga. So, Tony, wala ka na bang i-discuss sa ating... Sir, gusto ko sana mag-promote, mag-plug ng rooms for opportunities. Sige, ayan, magsalita ka. Lakasan mo yung boses mo. Sa mga nanonood sa atin, nandito ko ngayon sa conference room. Oh. Rooms for opportunities. Opo. Mm-hmm. And mabilis ang internet dito. Yung mga bagong nagnegosyo, lalo na yung mga online sellers. Oh, maganda yan. Ng magiging business address, perfect ang rooms for opportunities para sa inyo. Ano ba number mo dyan, Tony? Ay, sir, ang number dito, kung ano, didictate ko, 0961 okay. 589-3447. Mm-hmm. Uulitin ko, 0961-589-3447. Ang address mo dyan, sir, may tsaka email address mo rin. Okay. Nandito kami ngayon sa Elements Hall ng Scout Rallyos Street, Barangay Laging Handa, Quezon City. Okay. Nasa second floor kami. Nasa second floor tayo. Pagka nag-rent kayo ng virtual office dito, dito na rin ang magiging office ninyo at may tagatanggap ng mga letters ninyo. Okay. So may secretarial services pala? May, well, on the side na lang yung secretarial, pero hindi ganun ka ano yun. Pero at least, magiging registered na yung business mo sa government entities. Okay. May email address ka ba, Pap? Meron ba kayong Facebook account? May Facebook account kami, may Facebook page kami na hindi ko pa matandaan kung ano. Pero, hanapin ko lang, sandali. May email, sinasabi kasi dito ni Tony, kayong mga vloggers, ha? Kayong mga riders ng Grab, Lala Move, kayong mga walang, ito sasabihin ko sa inyo sikreto, ito malalaman na ng BIR. Huwag po ninyong gamiting opisina ang bahay nyo. Yan ho ang pinakapangit. Pinakapangit. hindi ko nire-recommenda na gawin ho ninyong opisina ang bahay nyo. Sa konting halaga, pwede nyo kausapin yung presidente ng Room for Opportunities, RFO, si Maureen Brasa,
at ang partner ho niya ay si Anthony Peña, mag-rent na lang ho kayo. Yun ho yung sinasabi ngayon ni Anthony at ni Mao. Bago mo tuluyan, Tony, pumapasok yung mga ano rito, yung mga question. Good afternoon, sir. How about Tax Clearance National? Galing kay Doris Gan. Pasensya ka na, Doris. Ang dami po kasing requirement na nilagay nila. Lahat na requirement, pag may isa kang wala, hindi approved sa RDO. Yung pagkapagawa daw ng tax clearance certificate for bidding purposes to. Okay? Kasi po, ang pagkuha na niyan, kailangan ho ay good standing kayo bago kayo makakuha niyan. Eh, alam naman ho ninyo, pag nasa government ang project nyo, requirement ho yan. So, nasa batas ho yan. Kung nasa batas, wala ho tayong magagawa kundi sumunod. Tuloy mo, Sir Tony, yung sinasabi mo. Ayun. So, yun pala yun, may advantage. Bukod pala sa representation, syempre, magiging magandang dating mo sa clients mo kasi naka-office ka sa Quezon City. Mm. Bukod pala sa representation, mas maganda pala, mas malinaw pala kung hindi sa bahay talaga ang business address. So, Tony, kasi sasabihin ko na, pag kayo, nasa bahay ang business address nyo at nagkaroon kayo ng problem, katulad nung problem na kinikwento ni Tony ngayon, at na-issuean kayo ng warrant of arrest. Imagine yung sakit ng ulo ng buong pamilya nyo pag meron kayong warrant of arrest. So, please, mga vloggers, sa Tony at Mau, ito tulong ko sa buong taxpayer sa buong Pilipinas. Kung gusto nyong 1% lang ang babayaran yung tax sa BIR, lumapit kayo sa akin, wala kayong babayaran ni 5 sa akin, ituturo ko. Yan ang pangako ko sa inyo. Ayos yun. Diba? Ayan. So, makinig lang kayo lagi sa pinag-uusapan namin at hindi ho kami madamot. Ayan. So, i-promote din nyo yung pag-uusap na to para mas maraming tao ang makaalam. So, inuulit ko, kung gusto nyong 1% lang ang bayaran nyo sa BIR, vloggers, mga riders ng Grab, at lahat ng maliliit na negosyo, 1% lang mabayaran nyo. Lumapit kayo sa akin, tutulungan ko kayo. Wala hong bayad kayong ibabayad kay Mr. Tax Specialista. So, Tony, meron po bang sasabihin bago tayo sign off? Yung ano na lang, sir, yung hiningi nyo kanina, yung Facebook page namin, Rooms for Opportunities. Okay. Pag hinanap ninyo sa Facebook, Rooms for Opportunities. So, yung rooms, plural, yung opportunities, plural. Pag hinanap nyo, dire-diretso lang yon, no space. Lalabas na yung Facebook page natin, Rooms for Opportunities. Okay, maliwanag po doon, mga taxpayer kong mahal. Rooms for Opportunity, yung kanilang Facebook account. Mag-ano kayo doon, mag-private message o PM. At now, bago tayo mag-sign off, meron ka ba sasabihin? Pangit yung signal, sir, kaya baka next time po. Okay, so with that, Tony, ka-taxpayer Mau, nagpapasalamat ako sa iyo, sa inyong pagdalo, at sana huwag kayong huminto na maging resource persons, pagdating ng iba pang panahon. Ano? So with that, mga ka-taxpayer kong minamahal, sa ngalan ni ka-taxpayer Mau at ka-taxpayer Tony, peace and happiness be with you for life. See you later. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat. See you later. Stay safe. Thank you po.